time. Salamat, salamat. Nakasakay din. Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Umattend nga pala tayo sa ginanap na event dito sa bayan ng Pola. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yun mga idol, at nandito nga tayo sa Pola para umattend dun sa event ng Pola. Ganda ng Pola. Yun. Okay. Sama natin Team Putik. Yan, si Wapay Fishing Adventure. Tapos dito sa loob, nandito ang napadaan lang channel. Oh, si Yua, Ma'am Hoggy. Yan, padaan. At bago nga mag-start ang event ay nakapwesto na ang mababait at masisipag na mga tropa ng SWAT. At bukod pa nga dyan ay nakapwesto na rin ang Philippine Coast Guards na naging kaagapay ng Pola nung panahon ng oil spill. Sila nga ang nanguna sa paglilinis ng mga dalampasigang na apektuhan ng langis nung nakaraang taon. Kaya nga pala tayo nandito ay upang masaksihan ang napakagandang Pola at ang paglilip na rin ng oil spill sa nasabing bayan. Ng bayan ng Pola, palakpakan po natin ang ating minamahal na Secretary ng Department of Interior and Local Government. Ladies and gentlemen, we have Secretary Benjamin C. Apalos. Tapat sa bayan. Totoo yun. Ang katang ito, lahat ay masaya. Tapat sa bayan para sa ating anak at sa kanilang magiging anak. Mabuhay ang Tiga Pola, mabuhay ang ating Pangulo, mabuhay ang Pilipinas. At yan nga ang napakagandang mensahe ng ating Sekretary Benjamin Abalos para sa mga Puleños. Bukod nga pala sa atin ay kasama rin natin ang iba pang mga vloggers na si Mindoro Adventures at Mangyan Travel Vlog. At maya-maya pa nga ay dumating na ang ating pinakahihintay na si Sir Erwin Tulpo. Magandang tanghali na po. Natanghali naman. Of course, nandito ano. So, kung natin patagalin, tawagin na po natin ang ating panauhin at ang isang congressman, Erwin Tulpo. Maraming salamat po, Vice Mayor. Thank you po. Bukal, maraming board member. Maraming salamat po. At salamat po sa inyong lahat na narito ngayon para saksihan po itong event ngayong araw. Thank you po yung mga nag-antay po sa pila. Napakarami po mga tao. Maraming salamat po for coming over. Well, may mga magandang balita po tayo na ibibigay po sa inyo. Anyway, ako nga po, si Congressman Erwin Tulpo. Hindi po Rapid Tulpo, ha? Erwin. Iba po yun. Medyo mas gwapo ho yun ng isang paligo sa atin. Saka medyo na edad na ho yun. Pero hindi lang sasabihin, managamit. Sumunod ho ako sa kanya. Anyway, narito po kami para sabihin lang po, 1,500 po yung beneficiaries po ng DSWD. Ito po ay bilang ayuda. Pero ngayon po ay 600 plus pa lamang po ang bibigyan natin ng cash po at saka food packs ngayong araw. Yung natitira po ay within the next few days ibababa na rin po ng Department of Budget and Management yung po ayuda para po sa inyo. Hindi po itong huling ayuda ng pamahalaan po sa inyo. Tandaan po natin ito. Sa ilalim po kasi ng administrasyon po ito, sabi nga po ng Pangulo, nung nangangampan niya pa siya hanggang ngayon, sama-sama po tayo lahat na babangon. Wala pong maiiwan. Kaya nga po, ginagawa po ng gobyerno, lahat po ng ayuda na meron po ang national government ay binababa po sa inyo, lalong-lalo po kayo na naapektuhan ng kalamidad na ito about 1 year ago. At matapos nga ang napakagandang mensahe ni Sir Erwin Tulpo ay nalip na nga ang oil spill sa bayan ng Pola. At dahil nga dito ay sinakyan na ang mga banana boats bilang panimula para sa malayang pangingisda at paliligo sa nasabing bayan. Matapos nga ito ay pumunta naman kami sa area na kung saan ay gaganapin ang kite festival. At dito nga ay nakasama natin ang isa pa nating idol na si Katribo. Katribo, mga idol. Hey, what's
Sapsap. Ayan, dito tayo ngayon sa Pula. Oh. Ngayon ba tayo? Ayan. Welcome na welcome tayo dito. Kasama natin si Idol. Supportahan nyo. Sorry. Pagdating nga namin sa area ay agad namang naghanda ang mga kalahok sa palarong ito. Kanya-kanyang hiyawan ng mga audience nang nasa ere na ang mga saranggola. Uy, ano sa part niyang ito mga idol ay dumating na rin ang isa pa nating kasamahang vlogger na si Miss Mendoreña. Matapos nga ang final judging sa mga saranggola ay inaward na ni Bill ng Napadaan Lang Channel ang trophy at cash para sa mga nanalo. At sa part niyang ito mga idol ay sobrang nang hinayang tayo sapagkat na late ang isang kalahok dito. Napakaganda at napaka-creative ng saranggolang nahuli sa palaro. At kung umabot sana sila ay maaaring ito pa ang nag-champion. Tapos nga ito ay bumalik na kami sa Log House upang testingin ng aking mga kasama ang pagsakay sa banana boats at jet ski. At sobrang tuwang-tuwangan ni Dugong sapagkat makakatry na daw siya ng banana boats. Ganon din si Katribo at pati na rin si Idol Kevin Vlog. Napasayaw nga siya dito dahil sa tuwa. Dahil nga sa excitement sa pagsakay sa banana boat ay napasayaw na rin ang Team Putik. At tuwang-tuwa din si Kabila sapagkat makaka-experience siya sa pagsakay sa banana boat. At habang hindi pa nga sila nakakasakay ay tinesting ni Idol Kevin Vlog ang paggamit ng ganitong sasakyan. Sobrang napahanga nga tayo sa kanya dahil sa kanyang kakayanan sa pagdadrive ng ganitong sasakyan. Matapos nga ito ay sumakay na sila sa banana boats para ma-experience ang pagsakay dito. After nga nito ay tinesting naman natin gamitin ang ating nakitang sasakyan na napakaganda. Sobrang tuwa nga natin mga idol sapagkat first time nating makakagamit nito. Bukod sa akin ay first time din ang aking kasama na sumakay sa ganitong uri ng sasakyan. At napahiya pa nga ako dito mga idol dahil sa tuwa. First time! Salamat! Salamat! Nakasakay din! Ito nga po ang ating latest video mga idol at sobrang nagpapasalamat nga tayo kay Mayor Ina dahil sa pag-invite sa atin. Dahil nga dito ay nakita natin kung gaano kaganda ang bayan ng Pola.